Tinapos na ng House of Representatives ang debate sa panukalang pondo ng Autonomous Region of Muslim Mindanao para sa susunod na taon. Ito ang balita ni Grace Cassin. Madaling tinapos ang period of debate sa panukalang pondo ng Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ang ARMM ay may 2016 proposed budget na 28.5 billion pesos. Mas mataas ito ng 17% kumpara sa kanilang kasalukuyang pondo na 24 billion pesos. Ang bulto ng pondo o ang 13 billion pesos ay mapupunta sa capital outlay o para sa mga upgrade at infrastructure project. 10 billion pesos naman para sa personal services, kabilang na dito ang sweldo ng mga empleyado ng gobyerno sa ARMM. Habang 4.5 billion pesos naman para sa maintenance and other operation expenses o MOOE. Ayon kay ARMM Governor Mujib Hataman, kulang ang pondo kung susumahin sa pangangailangan at upgrade sa mga infrastructure project. Subalit kaya naman nila itong pagkasyahin sa loob ng isang taon. Tingin ko tama lang yun based sa capacity namin to implement. Pero kung pangangailangan, tingin ko, hindi pa to kumalahati sa pangangailangan ng infrastruktura at mga pangkabuhayan ng ating mga kababayan. Samantala, humiling din ang gobernador na isabatas na ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Anya, ito ang tamang panahon upang matapos na ang kaguluhang nararanasan sa ilang bahagi ng Mindanao na pangunahing naapektuhan ay ang mga bata. Ayon kay Hataman, hanggat hindi pa natatapos ang sesyon, may pag-asa pang ipasa ang BBL. Hiling nito na sa oras na maipasa na sa second reading ang panukalang batas, dapat i-certify urgent na ito ng Pangulo. Napakahalaga nung BBL para sa amin at lalong-lalo na sa mga kababayan natin na sinalanta ng gera. Tingin ko ang BBL lang ang makaka-address. Pakiusap nito sa mga kongresistang tutol sa BBL, bigyan ng pagkakataon ang mga taga-Mindanao na magpasya kung tatanggapin nila ang panukalang batas. Sa dulo naman nito ay isa subject sa plebisito kung gusto ng tao o hindi. Ang obligasyon lang natin dito bilang mambabatas, i-scrutinize natin to kung naayon sa saligang batas. Sa ngayon, nasa 10 kongresista pa ang nakatakdang komisyon sa BBL bago ito pagbutuhan sa second reading. Grace Cassin, UNTV News Worldwide.